mga kwento ni Felmo. Alam naman natin na sa mga kwentong ibinabahagi ng mga sender nyo patungkol sa kulam o sa barang, wala talagang magandang naidudulot ang klase ng ganitong ritual para maghigante o dahil lamang sa isang uri ng inggit. Pero paminsan-minsan, Sir Seth, hindi lamang ang may kagagawan ng itim na dasal na ganito ang dapat nating sisihin, kung hindi ang mga taong kuno ay naging biktima. Pero sa totoo lang, sila naman ang mismong talagang nauna para mangyari ito. Ang kwentong ito ay kwento ng isang ina. Totoong kwento ng isang nanay na walang ibang hinangad kundi ipagtanggol ang kanyang nag-iisang anak. Tawagin na lamang po natin yung babaeng ito sa pangalang Lineth. Si Lineth ay isang balo kung tawagin sa amin. Nang ibig sabihin ay pumanaw na ang asawa nito. Sa edad na mga late 40s noon, wala pa silang anak. Gawa nang ang mag-asawa na ito ay may edad na rin ng magkakilala at maging mag-asawa. At yun nga, bago pa man mag-50 itong si Lineth, ay naihabol pa niya ang pagbubuntis na masasabing isang himala. Pero kabilang po sa sinasabing himala na ito, ay meron ng kwento o background itong babae na ito gawa ng kilala yung nanay nito bilang isang mangkukulam. At bilang nag-iisang anak din, ay nagsilbi itong si Lineth na tagapagmana. Unang-una na naging haka-haka dito kay Lineth ay tungkol sa namayapa nitong asawa. Dati kasing may kinakasama yung asawa niyang ito. At ang sabi ay, ginamitan daw ni Lineth ng kulam o gayuma. Kaya nakuha niya ang loob dahil nga sa walang nagkakagusto sa kanya sa takot ng mga ito sa nanay niyang mangkukulam noon. Ang sabi pa, bago pa nga daw sila magsama ng lalaki, may mga nakakakitang may isinasabit na damit itong si Lineth sa taas ng lutuan. Yung mga kabayan kasi ng mga panahon na yon eh, parang skeletal o walang gaanong pader ang mga kusina. Alam mo naman din ang mga panahon na yon, marami ding mga chismosa kaya nakikita nila ito. Tapos Sir Seth, magdamag kahit na kalagitnaan ng gabi, ay patuloy ang pag-usok ng lutuan na yon. Hanggang sa ayun nga, nabalitaan na lamang nila na nililigawan na ito ng lalaki at naging sila. Wala namang naging pagtutol ang nanay nito ni Lineth na noong mga panahon na yon ay unti-unti nang ipinapasa sa kanya ang mga kaalaman nito sa panggagamot man o pangkukulam. Isa din sa mga naging chismis noon ay patungkol dito sa naging anak ni Lineth. Di ba nga, magsisinkwenta na ito ng mabuntis. May nagsasabing may mga ritual o kasunduan sa mga iba-ibang nilalang, laman lupa, o maging sa demonyo para lamang makabuo itong babaeng ito na, ayun nga, ang naging kapalit ay yung buhay ng asawa niya. Na ilang taon lamang matapos mailuwal ang bata na tawagin na lamang natin sa pangalang Vic, ay pumanaw ito sa biglaang sakit. Na maski ang pamilya o kaanak ng lalaki ay hindi na nagawa pang matingnan ang lalaking ito. Maliban na lamang sa mga magulang niya. Dahil sa mismong araw ng pagkamatay ay sarado ang kabaong. At ang kabaong na ginamit ay yung mga sinauna na katulad ng kahoy na ginagamit sa paggawa ng mga makalumang bangka. Isang araw lamang din itong inihaya noon o kumbaga nilamayan bago ito inilibing. Sa kabila ng haka-haka na ito ay nagmistulang tahimik si Lineth. Itinaguyod niya ng maayos si Vic bilang sana ay normal na bata. Puro lamang naman chismis yung mga tao sa lugar nila sa totoo lang. Niwala silang sapat na ebidensya ni minsan ay wala namang sinakta na tao itong si Lineth eh. At may mga kabarangay pa rin naman na kampante sa kanya noon. Pumupunta sa bahay nila kahit na anong oras at wala namang gaanong naging mali sa mga nakikita nila sa loob ng bahay na yon. Tipikal na bahay.
Tipikal na bahay ng isang taong walang kaya kasi nga halos sakto lamang ang pang-araw-araw nilang kinakain sa nakukuhang kita nitong si Lynette sa pagbebenta ng mga gulay, pagmamanicure at kung ano-ano pang pwedeng maiutos sa kanya. Ang tanging mga nananatiling mainit ang dugo sa kanya noon ay itong ibang kamag-anak ng namayapa niyang asawa dahil na rin sa nangyari sa kaanak nila. At ang malala ay yung iba pa dito, kalapit bahay lamang niya. Dahil na rin sa takot ng mga ito sa nanay ni Lynette noon, na baka kung ano ang gawin nito sa kanila ay nanatiling chismis na lamang ang kayang gawin ng mga mahadera. Lalong-lalo na Sir Seth, ang isa sa mga kilalang chismosa at madalas ay nagiging kaagaw o katunggali ni Lynette pagdating sa pagbebenta at pagmamanicure. Natawagin na lamang natin sa pangalang Linda. Noong una, itong si Linda at si Lynette ay magkababatang magkaibigan pa. Pero dahil na rin siguro sa madalas ay pinapaboran itong si Lynette sa mga paglilinis ng kuko. Kasi nga, maganda ito kung gumagawa at hindi tulad ni Linda na bukod sa burara, ay kilala din ito noong mga panahon na yun na makatiyong kamay, nangungupit kumbaga. Yung kapag nasa loob siya ng bahay ng isang tao, dapat wala kang exposed na mga mamahaling gamit o pera. Makati talaga yung kamay, talagang may mawawala at mawawala nun. Dahil na rin siguro sa inggit ay ipinagkalat nga nito na baka nang gagayuma lamang talaga itong si Lynette para mapunta sa kanya yung mga customers nito na hindi naman talaga totoo. Lalo pang lumala nun nang malaman niya na yung kamag-anak nga nila na lalaki ang nakatuluyan nito ni Lynette. 6 na taong gulang si Vic nang pumanaw ang lola niya o ang nanay ni Lynette na siyang bantog na mangkukulam. At dahil sa wala na ito, ang buong akala ng mga tao noon ay hindi na ibigay lahat ng kaalaman nito kay Lynette. Nagsimula na rin yung pambubuli o yung mga pang-aaway ng mga taong ayaw dito kay Lynette noon. Mas lalo siyang sinisiraan na nakakarating naman talaga kay Lynette yung mga ganitong kwento gawa nga ng may mga tao pa rin naman talaga na malapit sa kanya. Pero kagaya ng dati ay pinanatili na lamang ni Lynette ang pagiging mahinahon nito at pagiging tahimik. Paiwas na siya palagi sa mga chismoso at chismosa sa lugar nila. Kahit na paminsan-minsan kapag nakakasalubong niya ang mga ito, ay pinaparinggan pa siya ng kung ano-anong hindi magagandang salita. Pinalaki ni Lynette si Vic na maayos pero dahil nga sa hirap ng buhay, payatot ito noon Sir Seth, hindi makakain ng maayos. Hindi naman sakitin pero lampayatot nga kung tawagin noon. At dahil dito ay madalas kang nabubuli sa mga eskwelahan, walang kaibigan na maituturing malibang na lamang sa mga kaklase niyang mga anak din ng kumari ni Lynette noon. Nasa grade 3 si Vic noon nang mangyari ang pinakabod ng kwento natin na ito. Itong si Linda, meron itong 4 na anak noong mga panahon na yon. 2 babae at 2 lalaki. Babae ang panganay at bunso noon. Nasa 9 o 10 taong gulang na noon si Vic. At kahit papano ay nakakalaro niya yung mga anak nito ni Linda. Yung pinakabunso pala noon na anak ay nasa 3 taong gulang pa lamang ata. Patago lamang din yung paglalaro nila noon dahil sa kapag nakikita nga sila ni Linda ay pinapaiwas sila dito kay Vic. Madalas naman ding wala si Linda at ang asawa nito sa bahay nila dahil naghahanap ito ng pagkakakitaan noon. At ayun nga, isang araw noon, walang pasok sa klase kaya naman walang ginawa si Vic kundi maglaro ng maglaro habang wala ang ina. Kasama itong 2 lalaking anak ni Linda na halos kaidaran niya lamang din noon. Medyo may pagkabuli din yung mga anak na ito Sir Seth pero hinahayaan na lamang ni Vic Kyle kahit papano ay may nakakalaro siya dun sa lugar. Akay-akay nila noon ang bunso nilang babae. Sa hindi malamang dahilan ay umiyak po itong bunsok anak ni Linda. Ni hindi nahawakan ni Vic yung bata pero saktong pagdating ng nanay nila ay nakita nga itong umiiyak at nakaupo sa may mohon o simento. At ayun, hindi alam ni Vic kung ano ang nangyari pero itong isang lalaking anak, bigla na lamang nagsabi dito sa nanay nila na
Hinampas nga daw ni Vic itong batang to. Siyempre, galit na galit si Linda noon. Nagwawala na dinuduro si Vic. Tapos yung duro pa nito yung talagang nginungudgod niya yung daliri niya sa mukha ng bata. Sakto namang dumating din ang asawa ni Linda noon. Mabait ito. Kaya nung nakita ang mahadera niyang asawa, sinaway niya ito at kahit pa hindi niya alam ang kwento, ay sinabi niya na lamang na natural lamang sa mga batang naglalaro yung ganon. Sabay pinapasok niya yung mga anak niya at hinatak itong si Linda. Pero bago pa mang lumayo, ang isa pang maling ginawa nito ni Linda ay lumingon pa dito kay Vic. At nang makita ang isang bukas na lata na walang laman, kundi kukonting lupa, ay hinagis niya ito sa bata. Nakailag naman si Vic. Yun nga lang talaga ay nadaplisan pa rin talaga ang gilid banda ng apakan nito. Nagkasugat at syempre dumugo yun. Si Vic yung tipo ng batang hindi iyakin Sir Seth. May nakakita sa nangyari na yon. Pinagalitan si Linda habang binibitbit si Vic na pigil din sa pagluha sabay hinugasan sa may poso yung sugat nito. Nung una, ayaw pang sabihin ni Vic sa nanay niya ang nangyari pero yung matandang taga-barangay nila na naghugas ng sugat niya ang mismong naghatid sa bata sa bahay nito. At nang makarating si Lynette ay sinabi nito ang buong pangyari. Siyempre bilang ina nagalit si Lynette noon. At yun nga, nagbarangayan sila. Depensa naman talaga ni Linda ay yun nga sinaktan ni Vic yung anak niya. Samantalang si Vic, sinabing kusang umiyak yung bata at itong sinungaling na kalaro niya na anak ni Linda ay pinanindigan ang sinabi sa nanay na pinalo nga ito ni Vic noon. Pero ganun pa man, mas malaki ang sagutin ni Linda sa nangyari kay Vic, lalo na at may nakakita noon at nang panigan ng barangay si Lynette ay ganun na lamang ang pagwawala nitong si Linda. Nagbitaw ng masasakit na salita kay Lynette noon. Mangkukulam yung nanay, nabubulok sa impyerno yung nanay niya, mangaagaw daw ng asawa, nang gagayuma. Si Vic daw ay anak ng demonyo kasi iniritual ito para mabuntis noon. Kitang-kita ng lahat ang pagtitimpi at pamumula ni Lynette noon, Sir Seth. Pero hindi ito umimik. At nang masettle na yung mga danyos o kung anumang aksyon, sige pa rin sa pagtatalak itong si Linda. At nang muli itong magsalita ng maliit na sugat lamang yan sa paa, hindi naman ikakabulok ng paa ng anak ng demonyo yan. Dito na tumayo si Lynette. Natahimik ang mga tao sa barangay hall noon. Lalo na nang sabihin ng babae na, maliit na sugat pala. Hindi pala mabubulok. Anak pala ng demonyo ang anak ko. Sige. Sabay bitbit nito kay Vic at umalis na sila sa barangay hall. Naging usap-usapan yung engkwentro na yon ng ilang araw sa buong barangay. Siyempre, mababaw lang naman talaga ang sugat ni Vic kung tutusin. Pero nung gabi ding yon, matapos ang harapan sa barangay, nagising si Vic na hinahaplos-haplos siya ng nanay niya. Pero nagkunwarian siyang tulog noon. Umiiyak si Lynette noon. Naririnig niya pa yung sinasabi ng ina na matagal na nga siyang tahimik. Nagtitimpi. Hinahayaan niya lahat ng pang-aalipusta. Mga ganon. Pero sobra na daw yung salita ng Linda. Bago tumayo ito at tumahimik ang paligid sa bahay nila. Ilang araw na napapansin ni Vic noon na hindi na sumasabay sa pagtulog sa gabi ang nanay nito. At kapag nagigising siya sa kalaliman ng gabi na nandun na ito sa tabi niya, minsan ay amoy uhay ng palay ito. Kung minsan naman ay amoy sinindiang sigarilyo, kahit na hindi naman ito nananabako noon o nagyosi. Basta amoy usok. Hanggang sa makalipas ang isang linggo, nagkaroon ng balita noon tungkol sa nangyari kay Linda. Nagkaroon ito ng sugat sa may paa. Nung una, maliit lamang daw yun, Sir Seth. Hindi alam ni Linda kung paano niya nakuha pero naglalakad daw ito galing sa isang customer niya na para lang siyang may naapakan sa kalsada na kung ano. Napatigil siya kasi mahapdi na gumuguhit yon.
Nang tingnan niya ito, isang pulgada na guhit na mababaw na sugat lang. Pinadugo niya pero ayaw magdugo noon. Kaya nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Medyo nagkaroon siya ng konting hirap sa paglalakad dahil magmula nang nagkasugat siya doon ay para bang may kung anong laman na yung paa niya. Alam niyo yung pakiramdam na kapag nakasapatos kayo, tapos may nakasuksok na mga buhangin o bato sa loob ng sapatos. Parang ganun daw. Sa pag-aakalang baka may ungon lamang yon, na yung ungon sa amin ay sulasog, Sir Seth. Umuwi na lamang muna si Linda. Pero kahit na anong gamit na ng tiyani o kutkot, wala siyang mahanap na sulasog. Doon na nagsimula yung sama ng pakiramdam niya. Namamawis na mainit ang paghinga niya noon. Nangangawit ang dalawang paa, partikular na ang mga paang akala niya ay nakasulasog noon. Kaya minabuti na lamang ni Linda na ipahinga na lamang ito. Gaya ng ibang nakaranas ng kulam, na naginip ng hindi maganda si Linda. Namulat siya sa kinahihigaan niya na hindi makagalaw noon. Nakikita niya pa umano ang dalawang anak niyang babaeng nasa kusina, sa baba lamang ng hinihigaan niya. Pero hindi niya ito matawag. Hanggang sa may naramdaman siya, may pumipisil sa parte ng paa niya na nagkasugat noon. At pagtingin niya doon, Sir Seth, meron siyang nakitang aso. Aso na puros balat lang. Makunat ang balat nito. At hulaan niyo kung ano ang ginagawa niya. Nginangat-ngat at kinakagat nito yung paa. At parabang sinisip-sip ito na siyang rason kung bakit nararamdaman ni Linda na may pumipisil doon sa paa niya na yon. Singaw na sigaw umano yung mabantot na amoy ng aso na ito. Mainit-init yung hangin na parang umuusbong na lupa kapag umuulan ang amoy noon. Gustong iwas-iwas ni Linda ang aso pero mata niya lang ang nagagalaw niya. Maluwa-luwa na siya sa sakit at umiiyak na siya noon. Sinubukan niyang gumawa pero hindi niya talaga magawa. Sa pagkakataon na ito, ay dito na naramdaman ng mga anak niya na parang umuungol o nananaginip yung nanay nila. Ginising nila ito, Sir Seth, at nang maalalayang umupo, ay grabe yung iyak nito na ayon sa nakakatandang anak ay parang bata. At ito pa, nang mapagtanto ni Linda na nararamdaman niya pa rin ang pagpitik-pitik ng paa niya, kahit nagising-nagising siya ay tinanggal niya yung tuwalya o tela na nakatakip sa tuhod hanggang sa paa niya kung ano ang nangyayari doon sa sugat na yon. At sa maniwala man kayo o sa hindi, napakalaking bukol na ang meron doon. Walang sugat. Para umanong pigsa na doble o halos triple ang laki noon. At ang pinaka nagpasigaw sa 3 taong gulang na anak ni Linda, yung bukol na yon. Tumitibok-tibok na akala mo may sariling buhay o kung may anong nasa loob noon. Napasabi itong si Linda na tawagin ng isang magtatawas o manggagamot sa kanila. Gawa nga ng hindi nila kaya magpadoktor noon dahil sa kakulangan ng pera. Nang sambitin ni Linda ang salitang manggagamot, ay lalong naghigpit at humapdi ang pakiramdam niya doon sa paa na yon. Na parang bang may kung ano o sinong nakikinig noon para gawin ang ganong klaseng sakit. Napaiyak na po ulit itong si Linda na minadali ang mga anak niya. Yung 2 niyang anak na lalaki ay wala noon, nasa eskwelahan. Ibig sabihin, ay siya na lamang ang mag-isa na nandun nung umalis yung mga anak niya na ito. Maya-maya pa, meron siyang narinig na naglalakad mula sa pinto ng kusina. Sa pag-aakalang kung sino sa mga anak niya yon, pinilit niyang usugin ang katawan niya. At pagkatitig niya doon, lalong napaiyak si Linda nang makita yung lola niya. Okay naman sana, di ba? Maayos namang makita mo yung kamag-anak mo. Ang kaso, bukod sa matagal na itong patay, ay nabubulok na umano ito. May lupa-lupa ang katawan na parabang galing sa hukay.
Napapikit na lamang si Linda noon habang nararamdaman niya na palapit ng palapit ang napakabahong amoy sa kung saan siya nakapwesto noon. Iyak siya ng iyak na nagmamakaawa. Maya-maya pa, wala na siyang nararamdamang presensya pero yung amoy ng nabubulok ay andun pa rin. At nang muli niyang maramdaman ang pagsakit ng paa niya, napadilat ito. Pagkatitig niya doon sa paa niya na yon, Sir Seth, nabubulok na yon, naaagnas, nangingitim na yung mga kuko niya. Doon din nanggagaling ang namamahong amoy ng nabubulok noon. Dito na siya tuluyang napasigaw ng malakas na siya namang narinig ng kalapitbahay at sila ay pumunta doon para tulungan si Linda. Ang isa ay nagmadri ng sundan ng mga anak nito na tumawag na manggagamot. Halos mabaliw-baliw si Linda noon. At pagkarating ng manggagamot, Sir Seth, bukod sa naggalit ito at pinalabas ang mga nakiosyoso, ang una nitong nasabi nang makaharap si Linda, mahadera ito, bungangera, inggitera, at insensitibo. Makati ang bunganga. Siyempre nakapagtataka, diba? May sakit na pero pinagalitan pa. Ang sabi ng manggagamot ay, may nakikita daw siyang nakayakap sa katawan ni Linda. Isang nabubulok na figura pero hindi niya alam kung sino yon. At napakabaho nun. Ngayon, sir, kung ano man ang nakita at naaamoy ni Linda ng mga oras na yon, ay taliwas sa mga nakakakita noon sa kanya. Kung sa mga mata ni Linda ay nabubulok na yung paa niya, ang tanging nakikita naman ng iba ay namamanas o namamaga lamang ito mula dun sa gilid ng apakan hanggang sa sakong niya. Tinapalan ito ng manggagamot at nang tapalan ito ng dahon-dahon na may dasal, kumirot-kirot ito pero guminhawa naman umano kahit papano ang paa nito ni Linda. At doon na rin nagsimulang makita ni Linda na hindi pa naman talaga nabubulok ang paa niya. Sa loob lamang ng ilang oras na pamamalagi ng manggagamot ay unti-unting nawala ang pamamaga ng paa nito. Pero may kung anong kirot pa rin nararamdaman noon si Linda. Binulungan si Linda noon ng manggagamot na humingi ng tawad sa apo ni Amparo. At ang apo ni Amparo ay walang iba kundi si Vic. Si Amparo, Sir Seth, ay ang nanay ni Lyneth na siyang kilalang mangkukulam. Walang nakakaalam kung paano. Kung paanong kahit ilang taon nang namayapa ang matanda. Pero yung paraan ng pangungulam nito ay nangyari talaga kay Linda. Tanging naisip na lamang nila noon ay hindi tuluyang tinapon o binaon ng anak na si Lyneth ang mga libro ng kaalaman ng nanay niya. Dahil kahit papano, naturuan si Lyneth ng mga orasyon, debosyon, at kung ano-ano pang uri ng pag-aalay para mapabuhay ang mga salitang nasa libro ng ina nito. Nang dumating ang asawa ni Linda ay nalaman niya ito kaagad kung ano ang nangyari. Pero imbis na kampihan ng asawa, ay pinagalitan pa nito itong si Linda agad at saka pumunta ito sa bahay nila Vic at Lyneth. Kinausap si Lyneth habang hinihintay na dumating si Vic galing sa paaralan noon. Gaya ng manggagamot, ang nasabi na lamang ni Lyneth ay paghingi ng tawad lamang kay Vic sa mga salita na binitawan nito ni Linda. Hindi ito ginusto ni Lyneth pero aminado siyang meron daw siyang ginawang ritual na sana ay para lamang maparamdam kay Linda ang sugat ng anak. Pero mukhang pati ang kaluluwa ng kanyang ina o ang sabihin nating mga gabay o elemento ng kanyang yumaong ina, e iba ang gustong iparamdam na pasakit dito kay Linda. Dinala si Vic at Lyneth sa bahay ni Linda noon. Umiismid pa daw ng una yung babae pero hindi kalaunan ay umiyak na ito at humingi ng tawad. Nangako ito na hindi na niya itichismis o sisiraan ang mag-ina at kung maaari ay iiwas siya sa mga ito. Pagkatapos noon, hinayaan ni Lyneth na ipahaplos ang kamay ni Vic doon sa paang unti-unti nang nawawala ang pamamaga. At ang sabi ni Lyneth, may lalabas daw na sulasog sa paa si Linda. Tatanggalin niya na lamang ito kapag kaya na niya. Siya daw dapat ang magtanggal noon para
mas lalo siyang matuto sa pinaggagawa niya sa kanilang mag-ina na matagal na ring pinagtimpian ni Lynette. Matapos ang pangyayaring yon, bagamat naging usap-usapan ang pagiging mangkukulam ni Lynette, ay marami na rin ang sumuway sa barangay na huwag nang gawing malaking isyo kasi mabait naman ang babae. At may mga pagkakataon na nanggagamot din si Lynette pero occasional lang. Yung mga kaya niya lang na gawing panggagamot. Yung medyo mga malalakas ay tinatanggihan niya noon. Lalo na kapag kulam o barang ang dahilan ng sakit na yon. Tinatanggihan niya yun sa takot na madamay si Vic. At alam niyo ba, Sir Seth, kung ano ang sulasog na nabunot ni Linda doon sa paa niya? Kapiranggot na pahabang bagay na kung titingnan mo ay parang galing sa takip ng binuksan na lata. Maaaring magtataka kayo kung totoo ba to. Paano to nalaman ni Sender o kung ano pa? Mahigit 30 taon na ito nang mangyari. Sa barangay namin na mahigit 20 taon na akong hindi naninirahan. Nakailang bakasyon pa lamang ako doon para bisitahin ang natitirang lupa na naiwan ng yumao kong ama na pinapanegosyuhan ko pa rin hanggang ngayon. At syempre, yung pinaayos na bahay ng aking ina na si Nanay Lynette na magsasampung taon na rin yumao ngayon. Opo, Sir Seth. Ako po si Vic. At kung tatanungin niyo kung namana ko ba ang kalaman mula sa lola ko, pasensya na po. Hindi ko kayo masasagot. Hindi ko kayo masasagot ng diretso patungkol sa usapin na yan. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. So mga gustong magpa-shoutout, alam nyo na yan, i-message nyo sa Facebook, Facebook page, Instagram, email na nakalagay sa description ng Wawat Story natin. Iwasan naman natin yung shoutout request sa comment section dahil bukod po sa hindi natin nababasa lahat, hindi po talaga natin ma-acknowledge yun. Okay, ayos ba? Yun. Shoutout sa mga bago at mga nag-renew ng badge nila. Or di kayo mga nagsa-celebrate ng monthsary nila. Shoutout sa inyo, sa bago, Chicken Noodle, ganda ng pangalan. Thank you. Happy one month kina Princess G, Irene Tabeza, Click and Collect Manila. Happy 2 months, Maricel Sanchez, Raw Arts Alunsagay, and Mylin TV. Happy 3 months, Idol Webstein, and Elion Elise Elizer Matalubos. Happy 5 months, Irene's Adventure. Happy 7 months, Annabelle Sabalboro. Happy 8 months, Random. Happy 9 months, Dance Densho. Happy 10 months, Rashinetsu. Happy 15th month, Irene Cara. At happy 17th month, Ma'am Carmi Mabanag. Sa mga nag-message naman sa atin, from Mecca Diziar. Sir, shoutout sa kapatid kong si Princess Daniela na kulang ang gabi kung hindi makikinig sa channel mo. Si Mecca po ito ng San Manuel, Pangasinan. Ikaw pa rin ang paborito naming hari ng Aswang Stories More Power. Thank you po sa inyo. Next is from Valerie. Sir, pa-shoutout naman po sa susunod yung Aswang Story. Sorry, kulam stories tayo ngayon. Yung kaibigan kong si Marihol ng Ohio, USA. Addict sa pakikinig ng aswang, kaya pati ako na-addict na din madalas. Ito na yung background music ko pag natutulog at mabilis akong antukin sa boses nyo. Salamat, God bless po, from Valerie, Ohio, USA. Thank you po, ingat po kayo dyan. Sa mga nag-message naman sa mga ano natin sa inboxes. Shoutout kay Simply Jesse Valls, kay Enteng Balunggaya. Sir, pa-shoutout naman po Encho, Eli, Enching at Enteng. Kito. Solid listener niyo po kami from Quezon City. God bless po and more subscribers to come. Parang ano tang twister. Ingat po diyan. Hi kuya, pa-shoutout sa next video mo. Listening from Ormoc City. Nakikinig po ako habang nagmo-module pa po. Ganda ng boses mo kuya. From Joanne Grace Corcelias Tayer. Thank you din po. From Remen Cruz. Sir, pa-shoutout sa misis ko na si Melinda Ramos. Sa brother kong si Saddam. Kay Michael na lagi din po nakikinig sa inyo. Salamat. Thank you din po. Seth, panotes po ulit sa next story. Nakakatuwang maridig ang name ko gamit ang creepy voice nyo. Laging nakaabang sa mga story nyo. Salamat. It bless from Jonard Keith Kilang. Sir, hello po, pakibati naman po sa susunod niyo pong upload yung aking asawa na kahit suplado po ay mahal na mahal ko.
Anelio Santuyo ang pangalan niya. Sana napansin ng maraming salamat po. More power and God bless from Anime Amar Arsaga. Hello po sa inyo. Good evening po, Sir Thelma. Pagdit naman po sa anak ko na magbe-birthday sa February 3 na si Josh from Mother Smile. Thank you and God bless from Smilin Revillame. Sir, pa-shoutout naman po sa asawa ko na si Jerry De La Cruz na lagi nakikinig sa kwento mo at pati ako. Nahawa na. Thank you po. More power from Avery. And last but not the least, Sir, magandang araw po sa inyo. Advance greetings po sa mother ko na si Lourdes Jimeno. Advance happy 70th birthday. Nanay, God bless you always. Good health and more birthdays to come. I love you daw, Nanay, and miss ka na daw niya. Ang birthday niya is February 14. Wow, Valentine's. From Emilu Loza. Ayun mga kagiliw, maraming maraming salamat sa inyo. Bukas ulit.